Hey, yo! My name is Ayme. In today's video, pag-usapan natin ang last anime season ng 2020. Last batch ng mga anime this 2020. At yun ang Fall 2020. At sa wakas, patapos na rin tong 2020 na to. Hindi man ganun ka-powerful itong year na to para sa anime kesa sa mga nagdaang year. Hindi man sobrang lakas ng lineup ng Winter 2020 kesa sa mga nakarang Winter anime season. At yung Spring 2020 naman, ang daming na-delay dahil sa virus na to. Pero itong Fall 2020, sobrang daming interesting na anime. At para sa akin, matatalo ng Fall 2020 ang Summer 2020. Kaya tignan natin lahat ng interesting na anime this Fall 2020. Kaya simulan na natin. Let's go! Magsisimula muna tayo sa most anticipated anime sa live chart. At yun ang Danmachi Season 3. JC Stop is back right again. At finally, Danmachi Season 3 is back. Danmachi Season 3, dapat ipapalabas to ng Summer 2020. Pero kasama to sa mga anime na delay. Pero sa wakas, ipapalabas na rin. Sobra ako nag-enjoy sa Danmachi. Kung hindi nyo pa napapanood, meron pa kayong 1 week. Para makabot sa Danmachi Hype Train. Sobrang ganda na itong anime na to at dapat nyo to panoorin. Tatsuya, naze rettousei no furi nante shiteru no? Ito na naman ang Madhouse. Tuluyan na naman nilang binitaw ng isa na namang anime. At yun ang Mahouka Koko no Retosei. At yung bagong studio nito ay ang 8-bit studio. At example ng mga anime ng 8-bit studio ay ang Tensei Shitara Slime Dataken, Infinite Stratos, at Grisaya. At expected na to kasi ang 8-bit ang nag-animate sa Mahouka Koko no Retosei movie. At yung movie naman, okay lang naman ang rating sa My Anime List, 7.51, not bad para sa akin. Sobrang sikat ng light novel ng Mahouka Koko sa Japan. At never ko pa napanood ang Mahouka Koko. Ang dami ko kasing ginagawa, dami kong pinapanood na anime, dami kong pinapanood na hentai, madami akong binabasa na manga. Pero gagawin ko yung best ko para panoorin to. Kaya kung ako sa inyo, panoorin nyo na rin to. Tatsu, mo anata ni kashime wa nai wa! Finally, Haikyuu to the Top Season 2. Nakinis lang kasi kasama to sa mga nedelay na anime dahil sa virus na to. At aminin natin, sobrang bitin ng Haikyuu to the Top Season 1. At para sa matagal na nanonood ng Haikyuu, sobrang sucks nun. Ako nga, bago lang ako sa Haikyuu. Noong July ko lang pinanood yung Haikyuu at sobra akong bitin sa Haikyuu to the Top Season 1. Paano pa kaya sa matagal na nanonood ng Haikyuu? Kasi pinalabas ang Haikyuu Season 3 noong 2016. Huwag natin isali yung mga OVA or movie at sobrang tagal nang hinintay nila tapos nakakabitin lang. Pero sana yung paghihintay natin ng matagal, sana maging worth it. At for sure lahat ng mga Haikyuu fangirls dyan, sobrang saya nila. Kasi ang favorite natin volleyball anime ay nagbabalik at sobrang hype kasi sa wakas makakalaban na nila yung Mia Brothers. Excited na ba kayo? Kasi ako, sobrang excited na at hindi na ako makapaghintay. Finally, tops na tayo sa mga sequel anime. At ngayon naman, ang unang-una natin pag-uusapan ng new anime title ay ang Jujutsu Kaisen. Isa sa mga rising stars sa Shonen Jump at napaka-epic ng story nito. At nung art ng anime, sobra akong nagustuhan. Pati rin na rin yung soundtrack. At syempre, nagbabalik ang MAPPA Studio. Isa na namang amazing animation. At sana hindi ito matulad sa God of High School na sobrang fast ng pacing. Pero para sa akin, nung napanood ko yung episode 1 kasi maaga nilabas yung episode 1, para sa akin sobra akong nagustuhan yung pagkaka-execute ng episode 1. Tama-tama lang yung pacing katulad lang ng ginawa ng MAPPA sa Dororo. Ganito, kaya malaki ang tiwala ko sa MAPPA na maayos yung pagkaka-adapt nito. Kasi ang mga ganito, sobrang amazing ng art, ng story, at yung pacing. Kaya kung gusto mo ng action, fantasy, supernatural na shonen, for sure magugustuhan mo to. Ikarete ta.
想像も恐怖も後悔も全て出し切れ、拳に乗せろ。やっぱり落書きしたくなるよね。Finally, kompleto na ang Big 3 ng Webtoon, nauna ang Tower of God, pangalawang God of High School at panguli ang Nobles. IG Production ang animation studio nito. Kilala naman natin ang IG Production, good job sila mag-adapt ng anime. Kung hindi nyo kilala ang IG Production, sila ang nag-animate ng Haikyuu, Psycho Pass at Kuroko's Basketball at marami pang iba. Kaya alam natin magiging maayos ng pagkakadap nila dito sa Nobles. At para sa akin, mahigitan ng Nobles ang God of High School at Tower of God. それだけでいい。信じていいの？君を。Silver Link is back again with another action fantasy at yung title nito ay Kimi to Boku no Saigo no Senjo Ariwa Sekai ga Hajimaru Sensen or Our Last Crusade or The Rise of a New World. Ang haba talaga ng mga title ng mga light novel at wala na tayong magagawa. Ngayong 2020, every season naglalabas ang Silver Link ng action, fantasy, or isekai man yan. At ito yung mga nilabas nilang anime this 2020. Diba? Puro action, fantasy, or isekai. Kaya kung mahilig ka sa action, fantasy, for sure magugustuhan mo to. At yung story nitong anime na to, simple lang naman kung alam mo ang Romeo and Juliet, pero imbis na magkaaway na pamilya, dito is magkaaway na bansa. So ang anime na to ay Romeo and Juliet with action, fantasy, at military. Kung fan ka ng Romeo and Juliet, at mahilig ka sa action, fantasy, at military, malamang sa malamang magugustuhan mo to. Omae no kodou wa tada munashii dake da. Boku ga mezasu mirai wa soko ni nai. Watashi no mezasu sekai ni wa. Dakara omae wa mou ichido 100 nenkan nemuttero. Ii daro. 私と結婚してくれるなら付き合ってあげる。At sa wakas, ang pinakaunang rom-com anime this fall 2020 at yun ang Tonikaku Kawaii. Sobrang love na love ko ang mga rom-com anime. Mukhang maganda tong Tonikaku Kawaii. Nakakilig yung trailer, napaka-interesting ng anime na to. Pero nung napanood ko yung trailer, kinabahan ako. Feel ko papakiligin ako nito, pero papayakin rin sa uli. Kung gusto nyo malaman yung tinutukoy ko, kasi ayaw ko kayong spoil, panoorin nyo na lang yung trailer. Pero guys, baka hindi nyo to panoorin dahil sa sinabi ko. Please, opinion ko lang to. Never ko binasa yung manga. First impression ko lang to sa trailer. At masyado lang siguro ako nag-overthink. At hindi naman sila siguro mag-spoil na sobrang laking plot. Baka yung nakita ko ay nasa episode 1 lang or nasa episode 3. Kaya hindi naman siguro makakapekto yun ng sobra sa story nito. Kaya huwag nyo ako paniwalaan, okay? Baka mali pala ako at wholesome rom-com anime talaga to. Koyaka naru toki mo yameru toki mo ai suru koto wa chikaimasu. Terebi anime tonikaku kawaii housou kaishi. The Day I Became a God. Napaka-cool na title, napaka-intriguing kung bakit ganun yung title. The Day I Became a God, created by Jun Maeda, isang Japanese writer and co-founder of the visual novel brand Ki. Kung hindi nyo kilala si Jun Maeda at hindi nyo alam ang Ki, si Jun Maeda ang mga notable works niya ay ang Angel Beats, Air, Little Buster, Canon, Charlotte, at Clannad. So basically, nakakayak yung mga ginagawa niya. At yung director nang kamisama ni Natahi ay si Yoshiyuki Asai na director ng Charlotte at yung studio nito ay ang PA Works. So same studio ng Angel Beats at Charlotte, same creator ng Angel Beats at Charlotte. Nung napanood ko yung Angel Beats,
at Charlotte, napaiyak ako ng parang bata at asahan natin na maiyak tayo dito sa anime na to. Sobrang gusto kong magyari yun. Para sa akin, ang sarap umiyak. Kung gusto mo ng mga nakakayak na anime, for sure, 100% nakakayak tong anime na to. Lalo na yung story, napaka-interesting. Ano kaya gagawin nila bago matapos ang mundo? Dare da yon, sono kiteretsu na kakkou shita yatsu. Narukami-kun ni wa kamisama no shirei ga ikuna no. Ja, den shite iki. Shou ga toreru kamo shirenai shi. Kono オリエンジェル・アイマさん。僕の力を信じろって言うの。貴様といると退屈しなくて済みそうじゃ。俺は一人が好きだ。あの町が嫌いだ。あの町に住む人間どもが大嫌いだ。あれ、言ってなかったっけ？全員死んだら本当に死んじゃうんだって。本当に。 I'm standing on a million lives or 100 man no Inochino Ueni Orewa Tateru. That trailer, napaka-intriguing. Binasa ko yung comment at thank God wala akong nabasang spoiler. Kasi napaka-interesting ng story at sabi ng mga nakabasa ng manga, hindi trash yung story at yung MC. At yung story para sa akin, it remind me so much of SAO, Aincrad Art. Aminin natin, napaka-interesting ng Aincrad Art. Yung concept, napakaganda. Pero nakakainis lang kasi natapos kagad. Napaka-ikli. Kaya itong anime na to, excited na akong panoorin kahit na isekai siya. At yung MC natin, loner siya. At ayaw niya sa tao niya. Wala siyang kaibigan. Gusto niya mapag-iisa lang siya. Pero yung MC, may kasama siyang dalawang babae. At napunta sila sa another world. Kapag namatay sila, patay na sila. Kapag nag-fail sila sa quest, patay sila. At ayaw ng MC mamatay. Kaya gagawin niya yung lahat para magawa nila yung quest nila. Sipay! Ore ga shindara owaru! Sono toki kizuita. Moshi ore ga quest o hōki sureba. 大嫌いなこの街を滅ぼせる可能性があることに。 Higurashi Remake, isa sa mga unang anime na panood ko at isa sa mga unang anime na nagbigay sa akin ng nightmare. Pero gusto ko pa, I want more! Natapos ko lahat ng Higurashi at sobra kong nagustuhan. I love horror, mystery, psychological, supernatural, thriller, anime. Kaya sobra akong excited kasi napakaganda ng adaptation ng studio din. At sana mahigitan ng passion ang studio din Higurashi. Kung ayaw mo ng lumang animation pero gusto mo pa na rin ng Higurashi, saktong-sakto, new character design. Akalain mo talagang rom-com harem anime. Pero it's a lie. Kaya kung mahilig ka sa horror, mystery, psychological, supernatural, thriller, anime, for sure magagustuhan mo to. Na, Lena. Minna wa ore ni uso ya kakushigoto nanka shite nai yo na? Shite ru yo na? Ore ni kakushigoto? Ja sa, Keiichi-kun. Keiichi-kun koso, Lena ni uso ya kakushigoto shite nai ka na? テレビアニメ、日暮らしの泣く頃に、2020年10月、放送開始。Majo no Tabi Tabi, I freaking love the music. Yung pinanood ko yung trailer, it remind me so much of Kiki's Delivery Service. Kasi dito sa anime na to, sa pagkakakita ko sa trailer, I welcome ang mga witch at hindi sila masama. And then, nag-adventure siya like Kiki, pero si Kiki nag-stay siya sa isang lugar.
Pero dito sa Majo no Tabi-Tabi, pumupunta siya sa iba't ibang lugar at yung art style, yung character design, the scenery ay sobrang ganda at para sa akin isa sa key para maging successful, exciting at interesting ang isang adventure story ay para sa akin dapat ang location kung saan magaganap ang story ay dapat unique, maganda at interesting na place. Kaya para sa akin, isa sa mga best adventure anime ang One Piece at Made in Abyss. Dalawang napakagandang anime at yung location nila ay sobrang ganda, yung mga unique na island sa One Piece, iba't ibang layer ng Abyss sa Made in Abyss, sobrang ganda. Pero kahit hindi naman sobrang unique at sobrang extravagant ng location, kahit magandang scenery lang ng location, para sa akin magiging magandang adventure anime na to. At o pala yung hypnosis ng Yempress sa Majo no Tabi-Tabi, napaganda at napaka-fantas ng pagkakagawa. At pati si Joey, the anime man, sobrang niya nagustuhan rin to. Kaya basahin natin. It's not about destination. What's your favorite story? Does it have a hero who slaying a dragon and save a princess? Or a child of prophecy destined for greatness? Well, my favorite story is a little different. It's a tale of a witch who travels the world, seeking nothing in particular. With no curse of her own, she's free to wander whenever the wind takes her. Adding a few pages to the story, whoever she meets, before setting off her own for her next adventure. At the end of her travels, that witch takes on an apprentice who will one day begin her own journey. And so the cycle continues, or so the story goes. Now, the witch who starts the story anew, who could she be? Diba napakaganda at dahil dito sobra akong na-intrigue. Kung sino man gumawa ng hypnosis na to, dapat taas ang sweldo niya. Kaya 100% ko talaga to papanorin dahil sa kanya. Doko ka no kuni no sora no shita. 灰色の髪をなびかせてゆく旅人は一体誰でしょう？そう、私です。名前は日暮らしとは。悪いこと言わないから私をすぐに解放した方がいい。仲間が来たらあんたたちただじゃ済まないよ。To be honest, wala akong natatandaan sa Inuyasha. Sa JMA ko lang talaga siya pinanood at konting episode lang napanood ko. Kasi hindi naman yung Inuyasha yung childhood anime ko. Yung mga kilala ko nga lang na mga character ay sila Sesshomaru, Kagome at Inuyasha. Yun lang kilala ko, kaya baka hindi ko muna to papanoorin. Unahin ko muna panoorin yung Inuyasha. Pero kung fan ka ng Inuyasha at childhood anime mo yun, at gusto mo malaman at mapanood yung adventure ng anak nila, Sesshomaru at Inuyasha, huwag kayong magalala at hindi to matutulad sa Boruto. At yung story, napaka-interesting. Kahit ako excited, kahit konting episode lang napanood ko. At halos lahat ng mga staff from Inuyasha ay nagbabalik. Kaya asahan natin magiging maganda to. Kurae! Tenkuu no yabusuma! Senpuujin! Sengoku otogi zoushi! Hanyou no yasuhime! Setsuna! Ima tasuke! Sono irai, kono William James Moriarty ga o hiki uke shimashou. Pangatlong anime na ng IG Production ngayon this fall 2020. Kanina ko pa ito sinasabi sa ibang anime pero ulitin ko kasi na-amaze ako. Kaya sobra kong nagustuhan yung trailer nitong anime na to. At yung name na Moriarty ay galing sa Sherlock Holmes. At gustong gusto ko yung mga historical anime katulad ng 91 Days at Bakano. At syempre yung music nitong anime na to, sobrang ganda. At may napanood ako sa YouTube, naka-title Yukoku no Moriarty opening song. Hindi ko alam kung yun yung official kasi wala man masyadong info about sa artist or anuman. Pero kung yun yun, napaka-amazing na opening song. At napaka-top-notch, kaya 100% ko ito panoorin. Lalo na IG Production to. Kaya para sa akin, isa to sa magiging hidden gems ng Fall 2020. Sore wa jiken toshite ninshiki sareru koto sura nai. 完全犯罪さ。北海道の最北端から約40キロがあっという間に着いたな。ここにはお前の父親ウィルクの生まれた村があった。俺たちは極東の少数民族独立のために。Kung hindi nyo pa napapanood ang Golden Kamuy, ano ginagawa natin? Ba't hindi pa natin pinapanood tong anime na to?
Di naman trash tong anime na ito. Sadyang wala lang talaga akong time. Sobrang busy ko. Hindi tulad dati na napakarami kong time. Kaya kong mag-binge ng dalawang season. Basta ang dami kong time dati. Ngayon, kung may time lang ako, kaya kong manood ng sobrang daming anime. Kaya sobrang nagsiselos ng mga taong napakadaming free time. Kaya tigilin mo na yung panonood mo ng hentai at pagjajakop at panoorin mo na to at for sure hindi ka magsisisi. Maganda tong anime na to. Ang daming anituber, mga review na sinasabi nila sobrang ganda nitong anime na to. Lahat ng taong nakapanood nitong anime na to sinabi maganda tong anime na to. Kaya panoorin mo na. マシリパさんの綺麗な青い目に俺が生きてる証拠が映っていますようにゴールデンカムイ。Ito pa yung isang anime na excited ako, na pinost ko pa nga sa FB page ko. By the way, like my FB page. Back to the topic, kung fan ka ng Danganronpa, for sure magugustuhan mo to. Kasi si Kazutaka Kodaka, creator of Danganronpa, at si Rurouko Matsuzaki, na nag-character design sa Danganronpa, is back. At meron silang bagong anime, at yung animation studio nito ay ang Studio Period. At yung mga notable works ng Studio Period ay ang Naruto, Tokyo Ghoul, Bleach, Black Clover, at marami pang iba. At di ko alam yung pinanood ko yung trailer, naalala ko talaga sobra yung Persona 5. Pero yung story ay ibang-iba. At napaka-interesting. At para sa akin, yung pinaka-nag-standout dito sa anime na to is yung character design ni Rurouko Matsuzaki. Napaka-amazing, lalo na yung character design ni Doctor, Murderer, at ni Ordinary Person. Akudama Drive 2020年7月放送開始。やっぱりドキドキしてる。Adachi and Shimamura, napaka-wholesome warm your heart story. At hindi to Yuri kasi itong anime na to ay Shoujo Ai. Usually refers to non-sexual lesbian content. At bira lang ako manood ng mga ganitong anime kaya gusto ko may experience manood ng mga anime na ganito. At sobra ko nagustuhan yung mga character design at personality ng mga character. Kaya kung gusto mo manood ng mga girls doing wholesome cute things, for sure magugustuhan mo to. ここはいろんな能力を持った子供だけが集められたエリート学園だ。私、人の心が読めます。でも、ちょっと空気は読めません。This anime is very interesting. Pinanood ko lahat ng trailer at feel ko na-spoil ako. Or hindi, kasi nakita ko yung volume 1 manga cover, then may napanood akong AMV, at yung nakita ko ay sobra ko nagustuhan. So yung story na ito ay parang My Hero Academia. Lahat ng may kapangyarihan na bata ay nasa isang school. Then imbis villain kalaban nila ay yung kalaban nila ay enemies of humankind. Yun yung tawag nila. Basically monster kalaban nila. Pero yung concept na My Hero Academia ay merong psychological, supernatural at thriller. At alam nating marami ng ganitong klaseng premise na movie man yan or anime. At gusto ko yung ginawa nitong anime nito. At nagulat ako sa nakita ko. Hindi lang to simpleng shonen anime. Leader nante dou demo ii. Shippa ni natte jinrui no teki to tatakau tame ni koko ni. Konna no de jinrui no teki to ka iu bakemono ni tachi mukaeru no kana. Nani ga atte mo Nana-san no mikata desu. Ne Nana-san. Kore kara mo yoroshiku ne. Nenou na Nana. Goran no jikan ni hōsou kaishi. ここに開幕。ゲーム以外でついに見つけた夢中になれるもの、スポーツクライミング。あなたの才能が必要なの。
そうか、わかった。まさにこれは岩のパズル。Napaka-exciting nitong anime na to. Ito yung mga gusto kong ma-anime. Napaka-simple lang na premise pero napapaganda kapag ginawang anime. Pati ako hindi ko nga alam na pwede palang magamit ang puzzle skills mo kapag nagra-rock climbing. Kasi ako, napakahilig ko sa puzzle games. At lahat ng mga girls ay napaka-cute ang character design nila. At naalala ko dito sa anime na to yung How Heavy Are the Dumbbells You Lift. Kasi lahat ng mga waifu dito, napaka-rip nilang lahat. At masaya ako kasi maraming sports anime this fall 2020. スポーツクライミングガールズ、てっぺん目指してレッツクライム。都心の北西にある大きな町、大勢の人間が今日も平和に暮らしている。さらはなアニメさ Fall 2020、isa sa mga pinaka-excited na anime na hinihintay ko ay ang Ikebukuro Westgate dahil kay Joey the Anime Man. Kaya pati ako naging excited. Gusto ko yung mga story about Yakuza at fan na fan ako ng mga ganong anime. Kaya sobra akong excited. At yung napanood ko yung trailer, nagustuhan ko yung art style, character design, yung animation, at yung music. At sana maging maayos yung pagkaka-adapt nito. Kasi yung Dogakobo, hit or miss kasi sila. May amazing silang anime pero yung ending questionable. Pero malaki tiwala ko sa Dogakobo. Alam mo yun, feel ko magiging maayos to. Pwede itong maging kasama sa my top 5 best new anime title of Fall 2020. 愛と平和の池袋。そう、池袋は最高だ。はない。貴様は体操界の恥なんだよ。クソが。At finally, ang third to the last anime sa video na to, Taiso Samurai. At pangalawang anime na ng MAPPA Studio this fall 2020. At pangatlong sports anime na this fall 2020. Alam niyo naman ako, sobra akong nag-enjoy sa mga sports anime. Kahit hindi man ako mahilig sa sport, kasi nakaka-enjoy panoorin, nakaka-motivate ang mga sports anime. At ang sports ng Taiso Samurai ay gymnastic. Kung kanina ay rock climbing, ngayon naman ay gymnastic. At sobra akong nagugustuhan, nag-adapt sila ng mga ganitong anime. Kasi pagkakalam ko, first rock climbing anime at gymnastic ang Iwa Kakeru at Taiso Samurai. At mabuti, kasi puro na lang basketball at volleyball anime. Kaya masaya akong binibigyan naman nila ng ibang chance ang ibang sports. Hindi kompleto ang anime season kung walang ecchi. Last season meron tayong Peter Grill na straight up hentai. Pero hindi lang pinakita yung bangers part. Pati na rin yung Doku HX Heroes na Power Ranger hentai. At ito naman ang Dogeza na basically parang I want you to make a disgusted face and show me your underwear. Pero dito ay nahiya sila. So basically, I want you to make a embarrassed face and show me your underwear. Pero syempre may mga uncultured man or lady dyan na hindi alam ang plot ng I want you to make a disgusted face. So itong Dogeza, napakasimple lang naman ang plot nitong anime na ito. May tigang na lalaki at nagmamakawa siya sa mga babae na ipakita yung panso nila. Yun lang. Kaya kung tigang ka, for sure magugustuhan mo to. At check mo na rin yung I want you to make a disgusted face and show me your underwear. Kasi first person point of view yun. Kaya parang ikaw yung kausap ng babae. Kaya kung may BR ka, try mo panoorin gamit BR mo.
At syempre, huwag natin kakalimutan ng Attack on Titan Final Season na late na in-announce ang release date at late fall rin ipapalabas. Ang MAPPA Studio, meron na silang tatlong anime this fall 2020. At pati na rin palang IG Production, meron din silang tatlo. Di ko alam, hindi mataas ang expectation ko dito sa final season at parang minabadali ng MAPPA ang Attack on Titan. Alam niyo naman yung disaster na nagyari sa God of High School. Hindi na lang nila ginawang Winter 2021. Kasi halos 3 weeks, 2 weeks lang naman pagitan. Kaya naman natin maghintay basta worth it ang paghintay. Manga reader ako at patapos na rin ang Attack on Titan manga. Kaya kung anime only watcher ka, lumayo ka muna sa FB. Kasi sobrang dami nag-i-spoil. At kung maayos man pagka-adapt ng MAPPA, isa to sa magiging masterpiece anime. Marami ng anituber like Giguk, Joey the Anime Man, C-Dog BA at marami pang iba na nagsasabi kapag maayos yung pagka-adapt nito, magiging masterpiece anime ito. Kasi ang manga nito ay sobrang amazing. Kaya umiwas ka na kasi ang daming plot twist na magyayari dito sa final season. At ako, na-spoil na ako kahit manga reader pa ako. Kasi may mga tao magagaling na hindi pa nga lumalabas ang English translation ay nag-spoil na. Paano pa kaya ikaw na anime only ka lang? Wala na tayong magagawa. Ganyan talaga sila. Masaya sila mag-spoil ng tao. Kaya mag-pray ka na lang na hindi ka ma-spoil at sana maayos o mahigitan ng MAPPA Studio Attack on Titan ang Wit Studio Attack on Titan. ここに宣言します。パラディ島敵勢力へ宣戦布告を。Finally, tapos na rin ako introduce ang Fall 2020 anime season. Umabot ako ng lagpas 20 na anime at sa sobrang dami hindi ko na matandaan kung ilan at sobrang tagal ko to ni-record at for sure matagal ko rin to ma-edit at abot to ng 30 minutes video at for sure kapag na-upload na tong video na to, nagsimula na ang Fall 2020 anime season. At kung umabot ka man dito, maraming salamat, sobra. Hindi man ako nakapag-upload last week dahil natagalan ako tapusin tong video na to. Dahil alam nyo naman, online class. Kaya salamat kasi pinanood mo tong video na to at umabot ka hanggang dulo. At gusto kong malaman kung anong papanoorin yung anime this fall 2020. Kaya feel free to comment. Like this video kung nagustuhan nyo tong video na to. Like my FB page. Araw-araw ako nagpa-post ng anime memes, anime news, doujin of the day. Pati na rin appreciation for the artist. Basta otaku related. At i-check nyo na rin ng previous video ko at gumawa ko ng my top 5 best anime of summer 2020. At lahat ng pinili kong anime ay sobrang worth it. Kaya check mo na, nasa description ang link. And follow me on Twitter. At subscribe kung gusto mo pang marinig yung opinion ko para sa next video. And click the bell icon para ma-notify ka kapag nag-upload ako. Ang dami pa parating na video. At alam ko magugustuhan nyo yun, katulad ng anime review, manga, doujinshi at hentai review. Abangan nyo lang at mag-suggest na rin kayo kung anong gusto nyong i-review ko. Sobrang laking tulong yun para sa akin. Kaya like and subscribe. Thank you guys for watching and see you guys in the next video. Paalam!